Lakers may chance na lang pumasok sa playoff race kapag nanalo nga sila dito. Pero ang Grizzlies sigurado namang gusto nang putulin ang kanilang 2-game losing streak. Kaya naman umpisa na natin yan sa ating first quarter kung saan pretty much it's an Anthony Davis show para nga sa Lakers team. Talagang buhat mode ng maaga si AD mga idol, scoring 13 out of the 23 points na meron ng Lakers, samaan pa yan ng kanyang 9 rebounds. At dahil nga yan struggle ang ibang mga Lakers player, tapos samaan pa nga ng kanilang 4 turnovers. Samantalang ang Grizzlies team effort ang ginawa mga idol para makipagsabayan sa Lakers, si Aldama at si Brooks ngang nanguna combined for 13 points sila. Kahit may 23-21 na scoring tayo after the first 12 minutes. Dito naman sa ating second quarter, Austin Reaves scoring and playmaking ang ginawa para nga palakihin ang kalamangan ng kanyang team habang nagpapahinga si AD, 32-25. Pero hindi naman nagpahuli ang second unit ng Memphis mga idol at dumikit nga rin sila muli sa Lakers. Pagbalik naman neto ni AD sa court sa pool ng isang Memphis player matapos na sumubok na umistil, duguan si AD dito mga idol, nakalmot yata. Sa tingin nyo ba intentional ito or accidental lang? Anyways, back to the game, naging back and forth na tayo dito sa huling mga minuto at si Jaren Jackson Jr. ang nangunguna sa Grizzlies, tapos ito namang si Reaves at Hachimura ang nagtulong para nga sa Lakers. Tapos nag-ala Kyrie Irving pa dito si Reaves mga idol para nga magkaroon ng 57-56 score after 2 quarters. Jaren Jackson may 18 points na agad, si AD may 15 points and 10 rebounds naman. At dito naman sa ating third quarter mga idol, Grizzlies inaalagaan ang kanilang kalamangan sa unang 3 minuto. Pero Lakers wala namang suko at talagang dumidikit nga sa kanila at dahil yan sa kanilang team effort. At dito na rin pinalamang ni Anthony Davis ang kanyang team matapos ng fade away niya at free throws, 71-69 with 5 minutes left. Tapos ng posterizer pa itong si Troy Brown Jr. mga idol, end one play. Tapos sabi ni Brown, hindi pa daw siya tapos, isa pang highlight para nga kay Reaves at lamang ng Lakers. Pero bumawi agad ang Memphis ng kanilang quick run at tied na muli ang laban to 78 points. At sa pagtatapos nga ng ating third quarter, ang Lakers nang humawak ng lamang 82-80. At dito naman sa ating 4th quarter mga idol, itong Memphis Grizzlies biglang ang kumuha ng 6-point lead, 89-83 sa first 3 minutes. At yan nga ay dahil sa run na kanilang ang pinakawalan. Pero binalik naman agad si Anthony Davis at pagbalik niya, 5 straight points ang kanyang ginawa para ibalik ang Lakers sa labang ito with just 6 minutes left, 94-93. Tumulong na nga rin itong si Rui Hachimura sa Lakers mga idol para sila'y lumamang, pero gumanti naman si Tyus Jones dyan para nga si Grizzlies. Kaso itong si Davis at Rui mga idol binigyan na ng 103-98 lead ng Lakers with just 3 minutes left. At matapos nga yan ay bigla na lang din nanlamig ang mga Grizzlies player, hindi nga makashoot. Kaya naman nag-take advantage dyan ang Lakers. Grabing clutch plays itong sila Schroeder, Reaves at Troy Brown para nga manalo ang Lakers laban sa Grizzlies at officially nang maupo sa 9th seed. Grabing performance nga ang ginawa dito ni Anthony Davis, only 35 minutes pero 30 points, 22 rebounds at 2 block. Tumulong nga si Schroeder, Hachimura at Reaves ng kanilang tig sa 17 points. Sa kabilang team, Jaren Jackson 26 points, Tyus Jones 16 points nga ang inambag.